Sinimula na ngayong araw ang dry run ng pagpapatupad ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sinunod kaya ito ng mga motorista? Alamin sa ulat ni Joshua Garcia. Kapansin-pansing tila walang sumusunod sa bagong patakaran sa unang araw na implementasyon ng 10-day dry run ng exclusive motorcycle lane sa kabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bukod sa mga pumapasok na four-wheel vehicles sa exclusive lane, may mga motorsiklo din na nasa labas. Paano naman kasi? Marami ang hindi pa nakakaalam nito. Ayon kay Eric at Edmund na regular na dumadaan sa Commonwealth Avenue, papasok at pauwi sa trabaho. Nahihirapan silang manatili sa motorcycle lane dahil sumasabay din ang ibang sasakyan. Pwede naman, nasa pag-iingat naman yun. Pero mas maganda talaga kung sa motorcycle lane yun, para sa motorcycle lane lang. Pwede naman. Disiplina lang yan. Para rin sa sarili natin, para sa atin. Para rin sa safety ng motorista yun. Tiniyak ng MMDA at Quezon City LGU na kumpleto sa signages at markings sa kalsada bago ipagamit ang motorcycle lane. Malalaki ang signages sa mga footbridge at kulay asul na marka sa kalsada para sa linya ng mga naka two wheels o motorsiklo. Ayon sa mga traffic enforcer, hindi muna sila manghuhuli ngayon. Pero oras na matapos ang 10-day dry run sa March 19, pagmumultahin na 500 piso ang lalabag, mapamotorsiklo man o four-wheel na sasakyan. Nagpakalat ang MMDA ng mga tauhan sa kahabaan ng Commonwealth, gayon din ng mga motorcycle units na mag-iikot upang alalayan sa exclusive motorcycle lane ang mga motorsiklo. Joshua Garcia para sa Bayan.